Bakit mo sila gustong paniwalain na may kumukup sa yung matandang mayaman na babae na ang pangalan ay Lola Feli? Noong mga panahon na akala nila ipatay ka na. Dahil ayoko malaman nila yung totoong pinagdaanan ko. Paano to, Alex? Ano natin sasabihin kaya mayroon tayo na... Para nakakita ka ng multo, ate. May tindago ka bang jowa? Pakilala mo naman sa akin, ate. Ha? Wala, hindi. Ito yung bawang nahulog. Sabi nilang kay Lola na dumaan ako, ah. Sige. Kung sakaling magiging hadlang nga si ate sa paghigante ko, hindi mas malaki yung chance na malaman natin agad kung matutunogan niya ang mga plano natin. Huwag mo nang ipilit ang binabalak mo. Hello po. Kamusta po kayo? Maria Makiling, tulungan mo ko. Si Magnolia ho pala. Ang katiwala ko dito sa bahay. Gandang hapon po. Kung may kailangan kayo, kahit ano, sabihin niyo lang ho sa kanya. Masyado po mabilis. Imposible po yung pinapagawa niyo. Anong problema, Amira? Masyado mong iniinda ko anong nararamdaman mo ngayon. Mag-iingat ka lang, Amira. Matinding peligro ang pinasok mo. Lalo na ngayon na alam nila na paparating ka na. Saksakan kayo ng tanga! I can't believe na na-outsmart kayo ng Amira na yun. So paano? Nakatali na yung mga kamay natin ngayon. Alright, Miss CEO. Mas magaling ka, di ba? Bakit kaya hindi ikaw ang umisip ng paraan? Kung anong dapat natin gawin? So ako na lang lagi? Paano? Aantayin natin ang susunod na birada ni Amira sa atin? Just to give you guys a hint, hindi lamang ang pagpatay kay Amira ang posibleng solusyon. Lo, sabihin niyo sa akin kapag may mga ibababa na, ha? La, tulungan ko na kayo dyan. Sige. Salamat. Amira. La. Masayang-masaya akong magkakasama ulit tayong lahat sa isang bahay. Sayang lang, wala na yung nanay at tatay mo. La, total, nabanggit ka sila. Meron ho kasi ako nabiling lupa sa Memorial Park. Malapit lang ho yun sa bahay. Eh, naisip ko ho, kung malapit lang ho si nanay at tatay, eh di madalas na mabibisita natin sila. Ha? Yan ay kung... okay lang sa inyo ni ate. Oo naman. Maraming salamat. Malaking bagay na hindi na tayo kailangan bumiyahe pa oyente para dalawin sila. Kanya lang, wala na nga palang oyente. Dahil ginawang planta na mga tera. Okay lang yan, La. Mananatili sa puso natin ang oyente. Ah.
Ate, kailangan mo ng tulong? Hindi, okay lang. Kaya ko na to. Sigurado ka? Kaya ko na. Grabe, no? Hindi pa rin ako makapaniwala na kasama ka na ulit namin katapos ng 6 na taon. Sayang lang, hindi namin nakilala si Lola Feli. Baka pwede naman natin siyang bisitahin para makapagpasalamat naman kami ni Lola. Saan ba siya nakalibing? Sa Canada. Doon siya pinalibing nung nag-iisa niyang pamangkin eh. Ha? Akala ko ba wala na siyang kamag-anak? Parang wala. Kasi hindi natin dumadalaw dito yung pamangkin niya. Kaya nga nagulat ako na gusto niya malapit sa kanya ilibing si Lola Feli. Tapos, okay lang sa kanya na sa'yo pinamana ni Lola Feli lahat? Ano ko ba, ate? Mas mayaman kasi yun kaysa kay Lola Feli. May picture ka ba ni Lola Feli? Patingin naman. Ate naman, kung makapagtanong ka, para naman akong kriminal. Talaga? Ito. Yan si Lola Feli. Ganda nito, Amira. Ang gaganda naman ng mga ito. Lalagyanan pa lang eh. Amira, maraming salamat din alam mo kami rito, ha? Ang ganda. Siyempre naman, La. Eh, gusto ko pong ipakita sa inyo lahat ng pinaghirapan kong buuin. Dito ko po ginamit lahat ng natutunan ko sa inyo ni Nanay. Eh, puro herbal po yung products namin. High quality, natural, pero abot kaya. Akala ko ba gusto mo ng tahimik na buhay? Eh, bakit mo kinakalaban yung kumpanya ng mga Tera? Eh, mutyari ng gamit nila sa produkto nila. Hindi ko naman hopin, Lanola. Simula nung namatay si Lola Feli, nagtagpo ulit kami ng landas ng mutya. Kaya tinuloy ko ang sinimulan ko bago pa tayo guluhin ng 3C5 at ng mga Tera. Ate, hindi ko kinalimutan ang sinabi mo. Uy, Amira. Bakit ito na yung sagot sa kahirapan natin? Pag gumawa ka ng gamot, gawa at mutya, instant galing yan sa mga sugat. Parang yung nangyari dyan sa sugat mo. Instant yaman din to para sa atin. Dahil kay Lola Feli, hindi ko na kailangan mga problema sa pera. Pero gusto ko palaguin yung iniwan niya sa akin. Para mapatunayan ko na hindi siya nagkamali. Na sa akin niya binigay ito. At habang pinapalago ko yung iniwan niya sa akin, may natutulungan ako. Yung mga hindi naka-afford ng Excel room, pupunta dito sa Mutyang Maria. Tirso, galing ng apo ko, no?
Apo ko, nasa iyo ang suporta namin. Hi! Thank you. Hello po! Paalis na daw po agad ang family. Ay, paano ho yan? Welcome and goodbye po. Parang nagkakilala na tayo noon. Doon ba tayo nagkita sa burol ni tatay? Oo, ate. Ano nga ho pala ako ho si Emily? Opo, dati po ang katrabaho ni Amira sa university. Ngayon po, executive assistant na niya ako, ganyan. Office girl, ganon. O ate, alam mo, ang bait na boss niyang kapatid mo. Sobrang bait na boss niya. Kaya promise ko ho, gagawin ko lahat para maging magaling na assistant ni Amira. Mabuti naman. Maraming salamat sa iyo, ha? Ayaw po naman. Boss Friendship, yung van, ready na. Ah, dyan na pala eh. Tara na. Halika na, halika na. Dito na, halika na. Salamat, ha? Sige ho, sige ho. Bye-bye. Halika na. Uy, ano ba? Oh, sige. Ingat, ingat po. Ito lang sila. Halika na, halika na. Ma'am, nakita ko na po yung target. Hindi ko kailangan ng update. Gawin mo na yung napag-usapan natin. Takutin mo para tigilan na kami ng babaeng yan. Sige po. Okay ka lang? Salamat, ate. Salamat at ligtas kayong dalawa. Oh, bakit ganito rito? Kung akala nyo matatakot nyo ako, nagkakamali kayo. Ibang Amira na ako at hindi na ako nag-iisa. Friendship, kumusta yung lola mo? Pinahatid ko na sa bahay. Alas, siguro ng mga kalaban ko, masisindak nila ako ng ganyan-ganyan lang. Ano nga palang update sa pinapagawa ko sa'yo? Ah, oo. Yung mga pinakontak mo na malalaking negosyante, nag-reply naman sila. Payag silang makapag-meeting sa'yo. Thank you, Emily. Sabi na nga ba maaasahan kita eh. Tama nga ang sabi nila, no? Bilog ang mundo. Nung dati kaya nila akong api-apihin. Who gave you permission to smoke at her favorite spot? Sorry, hindi ko naman alam na... And? You're even using our favorite brand. The very least you could have done was to share. Sige ba? Ano magusto mo? Ano mas gusto pa yan? Ah! Ano? Scary ba? Ha? Ma'am! Ma'am! What are you looking at? Ano? Gusto mo magsumbong? Hindi naman po sa ganun, pero baka po kasi mapasa yung mukha niya eh. O kaya yung pasuin po, ha? Ha? Gusto mo na talaga umepal dito, ha? Tapang ka, ha? Nalaban ka pa, ha? And why are you apologizing? You don't have a reason to apologize yet. Pero ngayon, meron na! Wala akong kalaban-laban nun, Emily. Pero ngayon, kaya ko nang kunin ang lahat ng pinaghirapan ni Portia. Ang pagiging CEO niya, ang kumpanya nila. Tignan lang natin kung hindi siya mabaliw.
this time, siya naman ang gumamakaawa sa akin. Oliver, you better make sure na nalinis talaga ang problema. Hindi tayo pwedeng makitaan ng kahit maliit na butas ng Amira na yon. You got me? Portia! Dad! Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Sorry, Dad. I was busy attending to other things. Other things? Alam mo bang isa-isa nang nagpo-pullout ang malalaki nating investors? What? Bakit daw? Eh, natural. Dahil sa nagka-leche-leche nating event. Huwag ka kasing natutulog sa kangkungan. Kumilos ka dahil lilipat na daw sila sa iba. Ha? Huh? Eh, saan naman sila lilipat? Sa Mutyang Maria. Sa kumpanya ni Amira. Maganda. Not my style. Uy! Ano yan? Cellphone pa ng cellphone. Nag-iaya ka, tapos tingkan-tingin cellphone mo. May nintay akong importanteng text, okay? Importante yun para sa next phase ng plano ko. Eh, teka, ano bang ginagawa natin dito? Dami-dami mo namang damit sa inyo. Kailangan ko ng bagong damit eh. May meet akong bagong investors. Sa bagay, alam mo, magaganda yung mga gamit dito, no? Tsaka yung mga damit, magaling talaga yung designer eh. Magkano ba dito? Ay! Sus Marie Joseph naman! Ganito ka mahal dito! Emily, ang ingay mo! Eh, paano pa yung mga pinasadya mo? Ito palang ganito na ang presyo. Sus ko naman. Best friend, alam mo, bagay ito sa'yo. Siyempre gusto kong magmukha ka ding big time, di ba? Sa akin? Libre ko na yan. Ha? Libre mo? Oo, ganda! Paano pag nagkasya sagot mo? Oo nga, libre ko nga. Magkano ba ito? Huwag mo nang tignan. Ay! Sabi ko sa'yo, huwag ka maingay. Sasagutin na lang walang taulis. Hi, Ms. Amira. How are you? Hi, Mr. Elo. How are you? Okay na ba ang suit? Since bespoke ang suit na ito, it should fit you perfectly. Perfect. Squatin natin. Sabay tayo. Oh, sabay tayo. Tara. Let's go this way, Ms. Amira. Thank you, Elo. Ang social mo naman. Sige, ikaw muna. Wait kita dito, ha? Friendship! Hello, bebe ko. Nandito kami sa boutique ni Amira, nagsusukat. Oh, nasa malapit ka lang? Ikaw para kang ewan. Teka sandali, magpapaalam ako, ha? Friendship! Si ano kasi, si boyfriend, nasa malapit lang daw. Magkita daw kami. Saglitin ko lang, mabilis. Bakit daw? Kilala mo naman yun. Gusto lang ko makita. Manghihingi lang ng ano yun. Smack. Ano ba yan? Hindi ka pa nga nagsusukat eh. Bilisan mo ah. O, mabilis lang to. Teka, kitain ko ha. Kiss ko lang. Hi, Elo. Hi, madam. How are you? I am good. I'm here to pick up my orders. Don't worry. This way, I'll show you. Mr. Elo. Yes, Miss Amira. Oh my God, look at you. I love it. Okay naman yung fit, no? Wow. Yes, of course. Look what we have here. It's a jungle girl na gustong magbihis tao, pero amoy gubat pa rin. Oh my God, my suit! My suit! Oops! Oops! Hindi ko sinadya yun, ha? Katulad na lang ng hindi mo sinadyang pagsulat sa mga investors namin. Kasalanan ko ba na ayaw na ng mga investors nyo sa inyo? Ma'am, sir, dito po tayo.
Salamat. Ito po yung menu niyo, ma'am. Sir, yung menu niyo po. Salamat. Balik na lang, kuya. Pag may order na kami. Thank you, salamat. Thank you. Maswat yung sing-sing mo. Saka ako na lang susutin ulit kapag nasabi na natin kay Amira. Bakit? Gusto kayo dun sa bahay nila? Naninibago. Rose. Tagal lang itang kilala. Alam ko pag may tumatakbo sa isip mo. Ano yun? Nag-aalala lang ako nung bumalik na si Amira. So, siyempre, kayong una nagmahalan. Hindi mawala sa isip ko na pwede kayong bumalik sa dati. Ikaw lang ang mahal ko. Yung mga tao, gubat talaga. Gusto lagi ng away. Ang susubukan! Hindi mo alam ko ano kaya kong gawin, ha? Ang dami mong sinasabi, ha? Ganyan ba yung ugali ng ulilang lubos? Sisiguraduhin kong mawasak lahat ng importanteng bagay sa'yo. Eh, anak, bakit nga ba hindi niyo pa sabihin sa kanya? Nagmahalan lang naman kayo. Mira, ate, pwede patingin ulit ng picture ni Lola Feli. Pero bilib din talaga ako sa'yo, Amira. Talagang titibagin mo ang pinagkakaperahan ng mga pera. Bakit kulang sa action si Portia? Baka naman masyado pa siyang hilaw. Seriously, Dad?